guys, kumusta yung lahat? I'm with brother Ken at nandito na naman tayo sa Welcome back, bro. Yes, brother. Hello, Autobot everyone. HQ Plus. Eh ngayon, ito yung sinasabi na namin before sa mga video ng Autobot na meron kaming binibuild na new project. So, bro, naalala ko kasi nag-jamboree tayo. Medyo kinabahan ako dun sa 4x2 ko eh. Kasi full build siya, tapos baka mamaya biglang mabala ako, tapos nakakaya, hinihila yung sasakyan. Oo, kasi yun nga eh, na full build natin, na ang ganda naman nung setup nung kinalabas. Ang ganda doon, talaga. Sobrang ganda talaga, nag-trending si Black and Yellow. Oo. Pero ang downside natin talaga dun is sa 4x2. Sa Jamboree, bro, sabi nga eh. Kailangan to 4x4 para hindi nabitin, wala nang taas. So anyway, kumuha ako ng 3.2 na top of the line before, bago dumating yung Ranger Raptor. It's a 2018 Ranger Wild Truck. Fresh auto pa naman siya, so nag-decide ako na i-release na yung isa, kahit na masakit sa dibdib ko. Naawitan ng isa sa mga malapit kong kaibigan. At least kaibigan ko na may yes, na Yes, at least nakikita mo pa rin. Nakikita ko pa rin. At saka alam mo maaalagaan. Yes. So bro, yes. Ang nandi kaya nandito, syempre, kayo yung mga nakakaalam ng best of the best quality ng build sa ganitong mga unit. Yes. First of all, stock na stock pa to eh. Sobrang pagka-stock niya. Pero ito yung ano eh, yung magandang i-build talaga. Kasi sa 3.2, tapos malaki yung makina, then wild truck, at saka 4 keeps na talaga tong ganitong unit, bro. Eh, kasi tinanong ko sila ni Randy, bro, ano bang magandang unit pag kumuha ako ng pang-trail natin? Eh, galing ako sa Ranger ko, di ba? Yes, so, saka doon ka nakilala, bro. Eh. So, kung mag-remake ka man or gagawa ka ng another project, mas magandang Ford na rin. Uh-huh. At saka Ranger, lalo-lalo na Ranger kasi yun yung pinasikat mong Black and Yellow. Eh. Pag-usapan natin yung pwede natin gawing build dito, since sa Black din naman to, tapos naka 3.2, unang-una pwede natin i-lift to ng 5 inches. 5 inches? Before, gumamit tayo ng body lift, pero by this time, gagamit tayo ng drop kit. Parang si Snake Eye, na kahit saan trail mo dalin or overlanding, pwedeng-pwede. 5 inches, long travel shocks, tapos gagamit tayo dito bro ng medyo kakaibang size ng mags at saka mags. Gulong. Na one of one, at yun. Actually ikaw pa lang yung unang magkakaroon nun dito. Uy, solid na bro! Na 24 inches fuel off-road wheels. Ito yung mga bagong 24s na ilo-launch ni Pure. Yes bro, actually ito yung unang pinarating natin na 24 inches na exclusive para sa'yo muna. Uy! So kung may mga gustong mag-order, special order na lang yun. Pero pinaka-special dito bro sa build natin, since a 3.2 wild truck siya, and gusto mo yung look ng Raptor, gusto natin lumapad. Possible siya gawin Raptor. Wait. Using yung binaklasan natin sa Ranger Raptor, mga original parts. Original parts? Di ba yes. Usually mga ano conversion. Na, mga fiber? Yung iba conversion, fiber, plastic. Usually bro, kahit kung approach mo kami, actually na-approach mo kami, pero hindi namin nire-recommend nun. Okay, kasi syempre magiging trying hard. Pero using the original Raptor parts, makikita natin talaga na parang kung hindi ka masyado marunong sa sasakyan o tumingin, pag unang tingin mo, kala mo Ranger Raptor eh. Gets. So yung wide fender sa likod, yung fender sa harap, yung hood, yung bumper, yung grill. Lahat yun manggagaling, so lahat yun sa, manggagaling original sa original Raptor. Ayos. Kasi ang suggestion ko kasi talaga before, gusto ko talaga malapad na sasakyan. Ano, big rigs talaga. Sabi nila, okay yan kung gawin na lang nating Raptor kit kasi yung may mga konting adjustment na may original parts pero like magmumukhang bulky talaga yung Ranger Wild Truck no. So kakaiba to kasi syempre yung talent sa pag-edit and pag-fit noon isa yun sa binabayaran. Yun yung ano eh, yun yung matagal na proseso doon pero pagka na perfect at saka nagawa natin ng maayos yung bro. Talagang flawless. Ang ganda ng yes, flawless. Talagang hindi mo siya mahalata na conversion kit siya. Yes. Ang maganda kasi dito sa unit na to, malakas nga yung makina. Parang nilagay mo yung engine ng 3.2 doon sa bagong Raptor ngayon. Kasi yung sinundan ng bagong Raptor. Yes, even yung bagong Raptor, bro, 2.0 lang 'yon. Talaga? Yes. So malakas siya pang rektahan pero kung yung power tsaka torque, iba pa rin yung 3.2. Mas malalaro mo yung 3.2 sa trail eh. Yes. Kasi hindi mo naman kailangan much power doon. Tsaka additional to that, since a Ranger Wild Truck to, may available din tayo ng rigear. Rigear, yun yes, isa yun, number tapos one yung mga yun. DP chip, like yung mga throttle controller, at saka yung power module, yun. Big brake kit, kailangan brake natin kit din to. Magpa 5 inches tayo, mag-steel bumper. Kakaroon na kasi add roll pag hindi naka big brake tapos kit. Ano, mas maganda gawin natin dito sa bumpers, kung saan nagpakilala si Black and Yellow, hammer straight natin. Ay, oo nga, tingnan ko.
enjoy ako sa Hammer ever since na kinabit yun. Yung look, yung gamit niya sa sasakyan. Yung gaan. Yung protection, yung gaan. Yes, tapos winch capable. Winch capable. Ngayon, kailangan na kailangan mo na yung winch, bro. Oo, kasi kailangan. Magte-trail na tayo. Kakabitan ba natin to? Kakabitan natin yan. Siyempre, yung come up winch, yung the most reliable winch natin. Pagdating talaga sa trail, isa sa mga subok natin. Yun yung mga ginagamit natin sa trail later. Yes, yan yung ginagamit subok natin. Subok na yun. Tapos, yung stepboard. One of one din. Actually, mga latest design ni Hammer, kakabit natin dito. Stepboard, roof rack, roll bar. Tapos yung bumper mo, medyo special order yun kasi yung mounting niya is Ranger, pero yung body niya is Raptor. So, baka talaga, bro. Kalim naman yun, brother. Hammer, thank you so much in advance. Balita. Mahal na mahal ka, bro, ng mga thank you. Mga supplier natin. Talagang yung request natin pinagbigyan nila. Even the mags, the tires, the bumpers. Nakaka-excite. Yun. Thank you. So, yun nga, yung bumper na yun, parang tailor-made, ika nga nila. Tapos yung stepboard, one of one. Yeah. Tapos yung gulong. Roll bar, yung gulong. Yung roll mags. Bar, yung mags. Grabe. Ako palang maglo-launch lahat ng product na to. So, sa akin naman kasi, brother, kaya hindi ako nag-upgrade dun sa pinaka-latest na Raptor ngayon. Ewan ko, for some reason, trip ko talaga yung headlight nung ano eh, nung... Nung Waltrap. Nung Gen 2 ba yun? Yes, oo. Oh, yung Bugatti headlight na. Bugatti headlight niya, the same iba, time. Iba yung ano niya eh. Iba yung dating nung headlight na yun eh. Kasi kung maganda naman yung stock, pero the usual, walang dating eh. Pag tinignan mo sa harapan, iba yung parang, lalo na pag in-on mo yung may parang synchronized light pa siya. Tapos yung signal light. Pero disclaimer guys, ito ano kanya-kanyang taste tayo. Yeah. May mga fans din ng mga new gen yan. Pero sa akin lang, personally, sabi ko parang gusto ko yung classic look niya na Ranger. Tapos yung mga parts kasi syempre, pagka mga bago, ihintayin pa natin yan, di ba brother? Medyo matagal yan. Ako talaga excited na ako na parang gusto mo agad makita na yung sasakyan. Hey guys, I'm with brother Randy. Yes? Excited. Brother, thank you so much. Sobrang excited na ako. Pinag-usapan na namin sa pintura na yung paano namin ayusin yung mga pangilalim. Kasi iba bro, ayaw makulay. Oo, at saka to the smallest detail na pinag-iisipan, hindi yung kabit na ng kadet. Yes, yun naman ang signature ng Autobot. Eh. Clean build. Oo. Yung mga panglaban natin clean, sa... Clean, pero monster build siya, pero malinis pa rin. Mismo. Grabe oh. Tapos ano, jamboree na agad. Yes, let's go! Hindi ko tinutuloy yung jamboree hanggang di tapos to eh. Sige bro. Tapos ano, ibanat na natin sa Mapanueve. Yes. Solid. Ayos, thank you brother. Thanks bro. Sobra excited daw. Yes, isipan natin ito ng magandang pangalan, bro. Sige, kasi brother. Yun dun talaga tumatatay. For sure, bro. Robot, talagang nag-trending yung black and yellow, yung ginawa nating build. Ito... Inaabangan na to, bro. No, inaabangan bro. Na to. Ako ngayon, hindi ko pa talaga ma-imagine kung anong magiging itsura niya based sa lahat ng sinasabi mo na one of one lahat nung ikakabit natin. Mm. So, parang sobrang unique niya, bro, sa kalsada. Sobrang ano, bro. Yung ano level of modification, napakataas. Kasi it's a 3.2, ginawang Ranger Raptor. Yung bumper na pang wild truck, kinabit sa Raptor body. Sobrang ang daming, ano eh. Ang daming mga first time namin din ginawa. Pero para sa'yo, bro. Thank you, brother. Walang imposible. Ibang craftsmanship ng ng Autobot. No? Yung quality build nila, actually, ano yan, laging merong, bago i-release yung sasakyan, talagang sila mismo, si Ken, si Randy, sila yung nagdo-double check ng unit. Hindi nila ibibigay sa customer yan or sa client ng may palpak or may magkakaroon back job. Kung pwedeng, syempre minsan may minimal talaga na back job, pero like, kung pwedeng hindi na mangyari yon nung unang day pa lang, ganun yes, ginagawa. Yes, yun naman, we always try our best na ma-deliver ng maayos kasi minsan we are given na shortened time na para igawin yung project pero tinatry naman namin yung best namin maayos talaga pero worst case kung may mga small problem or ano pwede naman ibalik. Yes. And then bro, advice lang kita, medyo matagal yung project na to pero okay lang, we wanna bro. Make sure na talagang maganda yung kakalabasan at saka car show quality build. Yes. Then at the same time trail ready. Yes, thank you bro. Sobrang excited na at guys, stay tuned kasi meron na kami kinakasang jamboree for this 2023. Actually, ito yung reason na talagang kinukuha mo at saka tatapusin natin bago mag-jamboree. Kaya kayo guys, kung mga gusto nyo magplanong sumama or sumali, visit lang kayo dito sa shop. I-build natin yung rigs nyo. Yes, masaya yan guys. So stay tuned. Isa pa yun sa nilulook forward namin na event this year. So bukod nga dito sa Ranger natin, sobrang excited na ako bro.
Wala na akong masabi pa, kundi maraming salamat. Bro, thank you very much, as always. Sunod natin ito, pakita na natin kung ano yung come up ng ano, sasakyan. Abangan nyo, guys. Abangan nyo, kayo na magsasabi kung ano mo ang masasabi nyo. Yes! Nakikita nyo pa, huwag nyo man na tingnan. Kasama ko si Brother Randy Lau, ang owner ng Autobot, of course. Ito na, yung pinag-usapan natin last time na build nitong Ranger. 2018 Ranger Wild Truck to, na ginawa naming Raptor. So brother, please do the honor. Maraming salamat sa pagpapa-unlock. We are very excited and we are very, 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 very close, finally, in completing project Dark Horse. Tagalog din 'yung usapan natin kasi when giving a name we think of ano ba 'yung build, ano ba 'yung colorway niya, doon namin ibabagay 'yung team and then we come up with a name. So bro, anyway, dito muna tayo sa harapan. Ano ba 'yung mga nakabit natin dito? Halos buo 'yung face and then naglagay lang tayo ng Optimus na headlights. Kev, pailawin mo nga konti. Madamot kasi sa ilaw 'to eh. 'Yan sequential na rin siya. Try LED na rin, and then we have the general horn. Sa loob ng bumper na to, bro, we did install the come-up winch. Oo nga. Isa sa mga reliable na winch talaga. And we have saver fair lead and then the mga shackles. And what's good with the hammer bumper, lahat ng sensors is working siya. Yun nga, yung stock kasi ng Raptor, wala siyang ano, parang butas, di ba? Ito, siyempre, build ng Autobot yan. Kaya natin gawan ng paraan. At saka ito yung mas maganda kay Hammer, bro. Meron siyang warranty na scan mo lang. So you can i-register mo lang siya. Please, ma-register mo yung product mo. Pinasok mo talaga details ng kotse mo. Para legit check. Kasi you know? Ito mga standard, bro. Kasi kailangan mo talaga pumasa sa Australia. Kaya we did install a 5 inches drop kit by Unicorn. Mm-hmm. So may kinat tayo sa may differential niya. Actually, hindi pa yan tapos ha. As what I've mentioned earlier, we are so close na matapos na yung build. Pero siguro mga 90%, 95% na, bro. But next week, okay na to. Speaking of preno, bro, your big brake kit is, I think, andyan na. So we'll be installing it siguro by tomorrow. Yun. So yun, let's talk about the wheel set. Ito medyo pinaghandaan din natin. We don't want to be just another build. This is another special order wheel set. Before we proceed pala, bro, we did install the propender upper control arm din. And baka magulat sila, yung coil spring bago yung kulay, black. So, just to get the Dark Horse look, it's a king coil spring. Pero di ba, pinintra natin itin. Pinintra para hindi umagaw yung ano niya. Yung... Para hindi eyesore, maraming kulay. Oo. Yes, yes. But ito na siya. This is a special order, a 24-inch, just like what you wanted. one of one din yan. Yes, one of one, na may lip. This is a fuel clutch, 24 by 12, negative 44 offset. Ayun. Tapos yung goma natin, yung bagong launch niya lang, yes, bro. Yes, yung bago natin, tri-ace na 3, 4, 5, 45, 24s. Grabe. Yes. Nakita niyo yung ano niya, yung... Yung laki niya, tsaka yung pagka-sexy niya, yung pagka-sleek so, niya. Pero baka maano tayo, hindi na pang off-road yan, ganito. Well, ito yung reason ni Brother Jack. Since gusto niya medyo US build. Actually, sa US, pag pupunta ka, mas maninipis pa yung goma. Gusto nila malalaki lang talaga yung wheels. Kasi pang metro driving nila, city driving nila. Pero comes when you, pag kunwari mag-jamboree tayo, papalitan natin to, bro. Yes, meron pa kaming ekstrang ano, goma at yes, gulong na pang trail naman. Meron kaming 37, 13.5, 20. Okay, pwede tayo mag-38, bro. Pwede mag-38. Oh, grabe na yun. Monster na yun. Pero bro, since magaganon na tayo ng wheelset, yung rig gear natin, nakaset na rin para doon. This one and doon sa 38.
Ah, okay, okay. Kasi ang rigger talaga, kailangan sumakto rin sa ratio, yes, bro, yes. No? Lalo, then, na, no? Lalo na sa transmission, tapos yung speedometer natin, i-adjust natin. Ano, yun. Bro? Pag hindi ka nag-rigger, tapos lalo na pag medyo mainit ka sa pedal, malaking paglaro, masisira yung transmission kasi yung kagat na mga pinions niya. So, yun yung hindi nila alam eh. Kaya minsan yung iba kasi takot magpalaki ng gulong, so, takot magpa-setup. Tapos minsan nabiblame yung manufacturer na pangit yung unit. Oo, yun nga eh. O yung gumawa na hindi ni-recommend. Kaya dapat din talaga yung technicalities before kayo magpagawa. Mm. Tanungin nyo ng maayos. Para kasi hindi mag-domino. Hindi, no? Pwede looks lang ng looks ng looks. Dapat yung technicalities para long term yung build lagi. Yes. Yun naman yung habol natin. Parang tayo, bro, we started client lang kaya ngayon. Quality build na, bro. Kasi nga, wala talaga. Pero bro, may kulang pa dito. Bitin na bitin ako. Yun nga, dito lalabas yun eh. Yun, so dito, lalagyan natin yung Brembo brakes na rotors and caliper. This is, malaki na kasi. Pag stock, mukha na siyang, hindi na talaga siya bagay. This is the Clearview towing mirrors in version compact na to, no? Kasi meron, bro, mas malalaki. Nakita ko ngayon, ganito kalaki, meron, bro, pa sa baba, pero yun, pag may mga towing ka. Pero depende naman yun sa taste eh, and sa eyesight ng nagda-drive, baka bitin pa rin. Pero kitang-kita na to, bro. Yes, ayan, nahihila yan, na-extend. And what's good with this one, before, automatic yung adjustment lahat, pero hindi pa rin siya auto-fold. But this one, automatic yun, fold na siya. Yun, ang gusto ko doon, yes. Grabe. Yun. Dati hindi pa, dati ano, manual lang eh. Manual lang. Kahit automatic yung sa ano mo, sa mirror mo, since nag-built ka ng ganito, hindi na ma-fold. Ngayon nakita niyo na ipo-fold na siya. Yes, yes. Parang walang nangyari. Na plug and play lang na, bro. Mm-hmm. Plug and play yan lahat. Nag all the way hammer tayo. Side step, rear bumper. Actually ito, nauuna rin siya. Wala pang stock nito, mano. Inuulan lang din mo to. Inuulan na kami ng inquiries nito, yung roof rack ni Hammer. Inuna lang talaga si Bro Jack kasi mahal na rin si ni Hammer Australia. Ayun. Pero may mga kulang pa dyan, may kakabit pa kami. We also upgraded the steering wheel. It's a carbon fiber na, tapos may center siya doon, and then this one is an Alcantara leather. Yun, no? Grabe, sexy. Yes. Tsaka iba yung grip niyan, bro. Talagang hindi dumudulas. Tsaka yung mga kanto niya, bro. Mas comfortable ka. Medyo sporty. Oo. You can notice, medyo hindi ko pa siya pinaliha talaga. Pero on our last stage, papaliha ko. Hindi pa yan, bro. Papaliha ko yan, and then bop natin na mas maayos. Then, yun. Mas lalabas pa yung kintam ng pagka-block niya. Sobrang seamless. Ang dating kulay ito, great. Pero tingnan nyo ngayon, nilapat yung kulay. And this is ano, ha? Ayan, no? Hindi siya plastic. Lata talaga yan, from Raptor. Galing siya sa mga katulad nito na nag-build to F-150. F-150 Raptor. F-150 look. So, ito, ganun din yan. Pero ito, import lahat yan from, siyempre. Still din. Hindi ako gumagamit ng mga plastic kasi mabilis ma-deform yun, bro. Sa shipping pa lang, sa packing pa lang, pagpadala dito, pagdating sa dito sa atin, deform na siya. So, kahit anong gawin natin, yung clearance, hindi pumapasa sa standard natin. Yun nga, bro. Tsaka ang problema doon, yung protection din talaga kapag mga hindi solid yung nakikabit. Biruin mo, kotse mo, plastic ang nakalagay. Tapos sakay-sakay mo, pamilya mo. Maglagay ka ng delikado. Protektado naman yung pamilya. Gagastos ka na rin yung may protection. And then this is our Hammer Vector, di ba? Vector, yes. Vector roll bar. May ilaw na rin sa dalawa sa gilid and may brake lights. Grabe. Kalalabas lang din ito, bro, no? So, sobrang ano, sobrang yan, bro, simple niya lang. Tapos yan, white yan, pinatay na rin natin lahat. Ayos, ayun. Para talagang bagay sa pangalan. Let's go. Yun. Anong tawag dito, bro? Hitch link. Hitch link. Yes, hitch link. Ito, bro, yung may lock, di ba? Yes, may lock na yan, na Factor 55, may susi. Actually, ito, sa susi niya. So, hindi siya mananakaw. Hindi siya, kasi yung iba nananakaw eh. Ito, this one, may susi yan. Ayun, yes, ayun. Kung tatanggalin nyo, pero kung hindi, yan. Keep nyo lang siya dyan. Yes. Grabe sensor-wise, tapos Hammer na ilaw, kasama niya when you purchase the bumper, and then we did upgrade the taillights din to V-Line. Ganda? Yes. Grabe. Actually, may mga gamit pa dito, hindi pa kami tapos, marami pa kami yung kakabit. But no? little more, and this is good to go. Ang dami na nag-aantay dito sa set kasi nabalitaan nga nila na may pinapabuild ako dito sa Autobot. And talagang tuwing nakakwento ko sa kanila na malapit na matapos, tuwing makikita ko sa tinatanong na mga kapwa-artista. Nagpupunta rin dito yung iba. Oo, si Rocco. Nagpunta na rin dito. Pumunta dito, nagpatanong sa kotse niya. Tapos pero mas unang tinanong, saan yung kay Bro Jack? Gusto ko makita. Nakita niya ito, bad mo, bro. Nandito pa na sa may side.
So, eh, grabe bro. Sobrang so, parang hindi ko naramdaman yung paghihintay natin sa mga products. Medyo matagal, pero everything makikita mo worth it. Worth it talaga. Yeah, kasi may marami tayong mga special order na parts. Yun, no? Ayun, guys. Stay tuned kasi malapit na namin i-release to. And abangan nyo yung mga trail namin. Baka sabihin nyo naman, ano ba yan? Nakapang 4x4, tapos hindi naman pinanti-trail. Mangyayari lahat yan. Bubugin din namin to. Ay, yes, yes. Yes, bro. So, yun na. May mga 3 days camping natin. Ako, nag-iisip din ako ng mga content na parang magka-camping. Mag-isa, magluluto lang ako. Or kahit kami lang ni Randy. Usap lang kami sa mga buhay-buhay. Date lang kami. Miss namin ko muna. Kaya double date tayo. Oh, si Jana, So, yun. Maraming salamat sa manonood, guys. Stay tuned and God bless you all. Okay guys, kasama natin ngayon si Boss AA, ang may-ari ng Vigilante Autoworks. Bro, invite them naman sa shop mo. Nakita nila kung gaano kakinis tong Ranger natin. Ayun, at gaano kadetalyado. So yung location ng shop natin is number 250B, F. Cuevas Street, Pamplona 2, Las Piñas City. So beside SM Center, Las Piñas, hindi lang siya. So nag-home service din kami kung sa yung ibang nalalayuan. So may home service tayo. Ito, kagaya nito, pumunta lang sila dito. Yes. Itong patrol, dinidetail lang siya ngayon. So kagabi, na detail na to, hindi lang natin nakuhanan masyado. Pero kanina, inabutan na, pinupunasan pa. So bro, maraming salamat. Welcome, sobrang kinis. In and out, pati engine, guys, gumagawa sila. Pati so please. Likod, napakita mo ba yung likod? Oo, yung bed liner ko. Kung unang wasana yun ng kalahati, meron coat kalahati, wala eh. Bakit ang pinagkaya ba? Layo. Yun nga, isa pa yun na special sa pag-detail nila. Meron sila mga special coating na nilalagay para mag-last yung kintab. Yes, kintab. Yung hindi kagad madumihan, dustproof, no? Parang wet look. Yan. Parang ikaw, pag sinusot ka, wet look, gano'n. Yan. Uy, hindi ba yun? So bro, maraming salamat. Thank you. Check them out sa store nila. At kung gusto nyo mag pa-book ng home service, yes, bro. Nasa please Facebook, it's Vigilante Autoworks. Yan, type nyo lang. Nasa Wasteland yan, Vigilante Autoworks, nasa Wasteland. Number bro, na contact number ba pwede? Contact number, it's 0917-169-1616. Yan. Thank you so much, guys. At yun na nga guys, grabe na ito itong full build na sasakyan ko itong Ranger Wild Truck na ni-raptorize namin and talagang pinul build namin, bro. Thank you very much, Mr. Autobot. Maraming salamat, brother. Project Dark Horse. Project Dark Horse. Sobrang wala akong masabi, brother. Every time na magpapabuild ako sa inyo, beyond expectation, lagi ang sinasabi ng mga tao. Actually, hindi lang expectation. Beyond expectations. Kasi ang dami natin yung expect pero nalampasan ng Autobot yun. Always an honor, brother. And quality build talaga, Autobot approved. So goosebumps talaga, wala akong masabi sa build. Speechless. Maraming maraming salamat, brother. And magkita-kita tayo again sa Jamboree 2023 ng Autobot. August 26, 27, nandiyan kami sa Pangasinan. Abangan nyo po ang group ng Autobot Off-Road Jamboree ngayong 2023. So maraming salamat again, bro. And thanks to say you sa mga viewers natin. Well, salamat sa suporta and feel free to visit us. If you have any inquiries for your rig, don't hesitate. Again, bro, thank you. Thank you so much, brother. Maraming salamat. See you.